Tanggalin mo yung accessories ko. Common lang kasi yung axel. Shades, bawal shades. Kasi sa yung pag nag-shades po. Baka ba yung mapagkama lang po. Sign ko yung sa labing ko, kaka-order ko si Shopee. Ipag-forma. Sige, babalik na yung mga lahat. Matayin mo yung pag-breakfast yung kota yung hindi kasama. Thank you, Ma'am Jenna. Saan nag-order na rin po kami? Ang nakit na rin. Uy, uy, uy. Matuwa ka rin lang po. Ito nga doon. Sige, Ma'am. Ay, pasok kayo. Ito kayo. Best man. Ma'am Jenna, okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Guys, andito tayo ngayon sa kasal ni Kat and ni Kuya Charlie. Ayan, dito gaganapin sa pabilyo ata to. Kalimutan ko. So, ayan, update ko kayo maya-maya kasi 2 PM pa yun start ng wedding nila. Okay? Pictorial pala sila ngayon ng mga boys. Hindi ko alam kung asan yung mga girls. So, yun. Bye! Nagpipictorial na sila, guys. Ilan sila? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Masa kaya yung mga girls? Hinapin natin si Daryl. Si Daryl sa unahan niya nilagay. Ayun, naging si Daryl. Kita ko na. Ayun. Labo na. Gusto ko yan, meron ko siya.
parang ganun pa. Parang lumot lang. Dito tayo kuya. Sumakit yung sweet mura. Dalawang kamao na sa Dancers ka ngayon, ah. 3, 2, 1. Ayusin mo daw. No, may na po, out na po kayo. Mali, kung dito kayo galing. Marami, marami pa batok. Pwede kayo mag-arot. Tapos, ano, pangitayo lang na cloud kayo na doon sa regalo. Tapos, sir, kayo naman, habang binubukan yung regalo, kahit alam niyo na yung pwede naman. Okay na to, boss Ren. Regalo to? Okay na to, boss Ren. Sabi ko na. Regalo muna eh. Ginagamit tayo. Advance naman. Okay, check ako na frame. Basa, tahimik konting kainikan. Ay, mahal. Ay, mahal. Ay, mahal. Ay, mahal. Ikaw, sa iyo, parang pagmamahal ko, ang buhay ko madalas, mahal ng pamahal. Alam ko kung magugustuhan mo to, see you later, mahal. Iyak na yun. Babalik ulit sa kanin. Bukasan mo pa lang ulit. Bukasan mo pa lang ulit. Bukasan mo pa lang ulit. Pantagpak na yan. Kaya.
Mas make video muna, nagpapalit lang din si Mom Jo. Wala pa ang mundo sa ato, Andrea. Baka naman! Experience mo naman. Yan na, naiiyak ba si Sir? Iiyak na yan! Iiyak na yan! Yung nanggalang pala sa'yo yan? Pagyabang mo siya. Labas mo rito, wala ka din. Tapos si mga lalaki. Sabi niya yung sarap, baka mo wala yan. Bakla. Okay. Okay, Nick. Kasi. Later.
Ang dami. Thank you.
us as we welcome our beautiful friend. Let's play with me. Yes, I do. Think you think that laying your presence will become her lawful wedded wife? Yes, I do. Everyone, he said yes. Palapakan yung mga kwan. At lay, did you come here in your own free will to bind yourself forever in the love and service of her husband? Yes, I do. And did you take charge of your presence to become her lawful wedded husband? Yes, I do. Yes. That is acceptance. Everyone, let's give her a beautiful breath. Charlie, say I. I. Your name. Charlie Cordell. Accept you. Accept me. No mention her name. No mention her name. Ketleya. Ketleya. To become. To become. My lawful. My lawful. Wedded wife. Wedded wife. To love and to cherish. To love and to cherish. Forever and ever. Forever and ever. Say after me, Ketleya. Ketleya, please say I. I. Your name. Ketleya me. Accept you. Accept you. Mention the name of the Lord. Charlie Cordell. To become a lawful. To become a lawful. Wedded husband. Wedded husband. To love and to cherish. To love and to cherish. Forever and ever. Nagunaya niya na pagdating sa kanya ay walang imposible. Sobrang galing ito. Dahil lahat ng bagay talaga ay pinoprovide niya. Sobra-sobra pa. Pinagdasal ko noon na magkaroon ng mga kasama habang buhay. Isang simpleng babae na hindi ako pababaya. At para pagbulong ng langit, ang ibinili sa akin at nag-uumataw na pagpapala. Isang magandang anghel na hulog ng langit na may malaking puso. Mabait at alam ang lahat ng bagay. Maasikaso, kapagmahal, malambing, babae hindi ako pinabayaan kailanman. Salamat, Lord. Dahil alam mo talaga ang best na nararapat para sa anak ko. Naalala ko pa kung paano tayo nagsimula.
nagklase tayo noon at madalas kabiruan sa eskwela. Di ko akalain na mahuhulog ako sa mabangungong amoy at magandang lamingan. Magandang boses at magandang mata. Yung simpleng pagtadyak ko sa upuan mo noon, ang paraan ko para makuha ang atensyon mo at makaharutan ka. Natatakot ako noon dahil baka ma-reject mo ako, baka mataas ang standards mo, at hindi mo ako kaya. Pero nagkaroon ako ng lakas ng loob at sabihin ng aking tunay na nararamdaman. At hindi ako nagkamali dahil ang pag-amin kong yun ang magiging daan para tayo ay magkatuloy. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon at ang biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Asahan mo, Katleya May, nagagawin ko ang best ko para sa iyo, para sa akin. Buong sahod ko'y ibibigay sa iyo. Mag-iiwan lang ako sa akin bulsa ng 2,000. Masaya na ako. Marami na tayong pinagdaanan. Sa loob ng 8 taon mahigit, naranasan na natin ang matitinding pagsubok sa buhay na magkasama. Pero pinatatag tayo ng mga pagsubok na ito. Sinubukan ang tatag ng ating relasyon. Tayo ay halos sumuko. Pero sadyang napakagaling ni Lord. Ipinakita niya sa atin ang tunay na kahulugan ng pagsasama sa hirap at ginhawa. Tunay nga na ang pag-ibig ay hindi lang umiikot sa lambingan at kaligayahan. Ang tunay na kahulugan pala ng pag-ibig ay yung pagpili at pagpapanatili. Sa paraan kahit anong mangyari, kahit gaano katibig ang pagsubok sa buhay, ay hindi tayo mag-iiwalan kailanman. Dahil pinili natin ang pag-ibig. At palagi kong pipiliin ang pangalagaan nito habang buhay. Hindi ko lubos akalain na pakakasalan mo ang isang tulad ko. Sa kabila ng napakaraming pagkukulang, mga naging kasalanan sa iyo, na natili ka pa din matatag at piliin ako. Inunawa ko ang ugali ko at pagigimahati ko sa mga bagay-bagay. Kahit may samaan ng loob, alingkasi kaso ko. Damang-dama ko yung pagmamahal. Sa bubuoy nating pamilya, tinatangako ko na magiging matatag ako. Kagaya ng pagiging matatag na. Mas lalo ko pang ipapadama sa iyo ang pagmamahal ko. Hindi kita pababayaan. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat para sa magiging pamilya natin. O protektahan kita at ang magiging mga anak natin sa abot ng aking mga kaya. Maging kapalit man ito ay buhay ko. Ngayong magsisimula na ang panibagong yugto ng ating buhay. Ano man ang pagsubok na dumaan sa buhay natin, ano man bagyo ang pilit na magpabagsak sa atin, ay sabay natin ito maharapin at lulubusin. Mas patatagin pa ng panahon ang tagal ng ating maligayang pagsasama. Maraming salamat sa lahat at lagi mong natandaan na mamahalin kita habang buhay. And everyone can give it to you. Sa harap ng mga espesyal na tao sa buhay natin. Gusto ko munang magsimula sa isang maikling pag-awit. Bago ko simulan ko sabihin kung mga pangako ko sa'yo. Hayaan mo, pantahin ko itong awitin ko at pakinggan mo ang bawat lyrics nitong kanitong ko. Naawitin ko para sa'yo. Is where I belong.
this came true because of you. Isa sa pangarap ko na maikasal sa taong minamahal ko. Salamat, mahal, sa pagiging katuparan sa pangarap ko. Masaya ako na ikaw ang nasa harapan ko ngayon. Masaya ako na tinupad ng Panginoon ang isa sa mga panalangin ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng isang lalaking makakasama kong habang buhay. Lalaking patatawanin ako tuwing nakikita akong nakasimamot at marungkot kahit nagmumukha ka ng tanga sa harap ko. Mapatawa mo lang ako. At higit sa lahat, lalaking maka-Diyos, hindi na malita. Lalaking hindi ako iniwan sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa ating dalawa. Naalala ko doon, nung mga panahong bago-bago pa lang tayo, bago pa lang tayo sa mga trabaho natin, nag-uusap tayo. Nangangarap tayo, napag-uusapan natin yung mga tungkol dito sa kasal, tinatanong kita kung kailan mo ako pakakasalan. Nasagot mo sa akin, Hal, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Darating din tayo dyan. Basta pakakasalan kita. Hanggang sa ito na nga, nagkaroon tayo ng mga stable na trabaho, maliit na negosyo, nagplano tayo at nag-ipon tayo para sa kasal natin. Ngayon, ito na yung pangarap ko. Pangarap ko na may kasal sa tamang panahon at tamang tao. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung pinagdasal, natin yung may kasal sa tamang edad, ay ngayon ito na, natupad na. Ang sarap lang sa feeling na sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa ating dalawa, sa relasyon nating dalawa na puro away, tampuhan, paartihan, pagtataasan ng pride, still ito pa din tayo. Hindi ko akalain na ikaw yung mapapangasawa ko dahil sa mahigit 8 taon na pagsasama natin, mas lamang yung pagtatalo, pag-aaway natin, kaysa sa maging maayos tayo. Although, wala naman talagang perfectong relasyon. Pero, ganun pa man, hindi hadlang yung mga pagsubok ngayon para hindi tayo magpatuloy sa kung ano mga relasyon meron tayo ngayon. Siguro nga, ikaw ang inilaan ng Diyos para sa akin at ako naman ay talagang para sa iyo. Kaya ngayon, naniniwala na ako sa Kuwait. Mahal, lagi mong tatandaan na nandito lang ako lagi para sa iyo. At pinapangako ko sa iyo na hindi ako magsasawang bungangaan ka araw-araw. Alagaan ka kahit ang sakit-sakit mo sa ulo. Pagsilbihan ka araw-araw. Aasikasuhin ka pagpapasok sa trabaho. Higit sa lahat, pagandaan ka ng pagkain gusto mo at paborito mo. Gaya ng hotdog, hotdog, century tuna at corn beef. Hindi ako magsasawa kung prito yan para sa'yo. Mahal, maraming salamat kasi hindi mo ko iniwan yung mga panahon na lang nandang ako. Enjoy ka lang sa tatlo. Nawala yung isa sa mahal ko sa buhay, si Papa. Nung nasunugan kami, nung nagkasakit ako, andiyan ka lang, makasuporta sa akin. Salamat kasi andiyan ka lang matyadang nakaalala, nakasuporta. Andiyan ka lagi para palakasin yung loob ko. Hindi mo ko iniwan at pinabayaan na talagang pinaramdam mo yung pagmamahalan. Pinagpapasalamat ko sa Diyos. Pinagpapasalamat ko din sa Panginoon dahil nawala man yung lalaking unang nagmahal sa akin na si Papa, dumating ka naman sa buhay ko. Dahil wala mong pinagkaiba sa kanya. Lahat ng katangian niya na sa'yo. Nakita ko lahat ng ugaling meron siya. Sobrang bait. Sobrang maalalahanin. Sobrang bait sa kapwa. Tingin sa lahat. Sobrang mapagmahal sa pamilya. Mahal, pinapangako ko sa'yo na hanggat nabubuhay ako sa mundong ito, mamahalin kita, iingatan, pagsisilbihan at aalagaan. Tumandaman ako, halat at buho ko lang ang magbabago, hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal kita, Charlie. Mahal na mahal kita. Maraming salamat din sa pagmamahal na pinadama mo sa akin. Wala na akong masabi kundi thank you, Lord, kasi ikaw, Charlie, ang mapapangasawa ko. Hanggang dito na lang yung boss ko para sa'yo. Pero, since sinimulan ko sa pag-awit ang aking boss,
Hayaan mong sa awit ko rin ito tapusin. Damhin at pakinggan mo ang bawat lyrics ng kanyang ito. Para sa iyo. Before I totally end the ceremony, Charlie, to play, I remember, love one another as Christ loved the church. The last be all of the marriage has been planned in heaven and take place on earth for the welfare and happiness of mankind. So by the power and authority vested upon me, according to the Glorious Republic of the Philippines, looking unto heaven for the divine sanction, I now pronounce you, the man and the wife, Charlie, you may be saved. Yung mabubuhay sa pag-iis? Mas mas matagal, of course. Charlie, you heard that? Make it last this time. Go ahead. Charlie, kiss your wife again. And once again, everyone, palakpak ulit natin. Thank you. Ladies and gentlemen, as the couple requested to please enjoy this very special moment for the stage, you can enjoy also our picture-taking this. Thank you.
plans moving as one with one purpose, symbolizes the team of work, inability to reach common goals for your shared future and your life together as one. There you go! Generous din ang ating couple, no? Palakpakan po natin, the kickass means lies. Ay, may pagsaksak. Ito po. Dimension na punta. LT, thank you so much. Alam niyo, nakikipag-unan siya parang hindi siya nakatingin mo. Alright, so there you have it. We have our lucky girl, Rihanna! Alright, so this time around, okay ka na lang kung pwede nang mumundo? Yes? Let's go.